ang karaniwang dinadahilan sa sobrang taas ng presyo ng baboy, yung African swine fever o yung ASF. Dahil daw sa ASF, mahigpit ang supply ng baboy. Pero ito lang ba talaga ang dahilan sa pagtaas ng presyo ni porky pig? Agosto 2019 pa po naging problema ng Pilipinas yung African swine fever. Malamang tanda pa rin ninyo yung mga imahe ng mga masakir ng mga baboy sa probinsya para pigilan ang pagkalat ng ASF. Sa nakaraang isa at kalahating taon, 400,000 baboy na ang pinatay dahil sa ASF. Kumalat na po ito sa 11 rehiyon, 34 na probinsya at halos 400 munisipalidad. Sa madaling salta, isa't kalahating taon na pong problema ang African swine fever. Para po hindi magka-problema sa supply, nag-angkat tayo ng baboy mula sa Visayas at Mindanao. Noong Desyembre, higit 200,000 baboy ang inangkat ng Metro Manila. Higit 40% niyan galing po sa Sok Sargent. Pero eto po, nag-angkat na nga ng baboy ang Department of Agriculture. Pero hindi pa rin nila maintindihan kung bakit labis pa rin ang presyo ng baboy. Noong 2019, bago mag-ASF, ang baboy ay binibenta ng 190 hanggang 200 pesos per kilo. Pagdating ng October 2020, pumapalo na ito sa 360 pesos per kilo. Noong una, akala ng Department of Agriculture na baka may problema talaga sa supply ng baboy dahil sa ASF. Pero nang tingnan nito ang inventaryo ng baboy noong October 2020, mas mataas pa ito ng 50% kumpara sa parehong buwan noong nakaraang taon. Sa madaling salta, may baboy naman. May oversupply pa nga. Meron lang nambababoy sa supply. Ang tingin tuloy ni Agriculture Secretary William Dar, meron mga negosyante na nagmamanipula ng presyo ng baboy para taasan ang kanilang kita. Para tugunan ang problemang ito, nagpataw ang DA ng suggested retail price para sa baboy noong October 2020. Sa Admin Order 14, tinakda ang presyo ng kasim sa 260 per kilo at 280 naman para sa liyempo. Yun lang, parang wala atang sumunod sa SRP. Suggested lang kasi. Pagpalo po ng Enero 2021, pumapalo naman sa 400 pesos per kilo ang baboy. Maaari kayang kinukulang na nga talaga tayo ng baboy. Sabi naman ng Department of Agriculture, noong Desyembre, sapat pa rin daw ang supply ng baboy sa unang bahagi ng 2021. Sobra na ang baboy, sobra pa rin ang presyo. May mali pa rin. Kaya't kahapon, naglabas ang Pangulong Duterte ng executive order na nagpapataw ng price cap para sa baboy at manok. Sa EO 124, ang kasim at pigi, hindi maaaring tumaas ng 270 per kilo at ang liyempo ng 300 pesos per kilo. Ang dressed chicken naman, nasa 160 per kilo. Yun pala ang kailangan at biglang bumaba ang presyo ng baboy. Pero sino nga ang kumikita? Ayon po sa Department of Agriculture, ang break-even price dapat ng mga pork producers ay 105 pesos per kilo. Kahit bigyan mo ng reasonable tubo ang mga hog raisers, hindi pa rin yan dapat aabot sa 400 piso. Hindi rin naman daw problema yung mga nagtitinda sa palengke. Ang tubo na nagtitinda sa palengke, 5 hanggang 10 piso lang naman. Ang tingin ni Trade Secretary Mon Lopez, ang malaki talaga ang patong ay ang mga middlemen. Kaya't ang panukala ni Trade Secretary Lopez, magsagawa ng matinding surveillance at intelligence work para malaman kung magkano ang kinikita ng mga middlemen para pati sila mapatawan ng price ceiling. Kung sakaling matuloy ang panukala ni Trade Secretary Mon Lopez, diyan marahil magiging sulit na sulit ang paggamit ng intelligence funds.